Maraming salamat. Maayong gabi, kaninyong kanan. Palihog, manlingkod. Mga kaigsuunan kong Dabawenyo, ladies and gentlemen, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang Pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ang mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng membro ng Kingdom of Jesus Christ na salak manggunitanan ni Inday Saraw, ni dagan pa siya presidente, dili na magkalisod-lisod ani itong nasod. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang decision ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Kamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako. Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang pangulo at hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always
be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo, administrasyon. Kalaban mo, dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang competition, bakit ako matatalo? They may be a minority, they may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, di lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So, nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operation Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang diluvio, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operation Center? Ano ang dapat nating gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. At ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa Yusef namin, sabi niya, Yusef, ano bang matutulong ko kay Inday Sara? Naaawa na ako sa kanya. Sabi ko, tinanong ako ng Yusef, sabi ko, excuse me, hindi ako kawawa. Hindi tayo kawawa sa Office of the Vice President. Dahil 3 beses tayo kumakain araw-araw. Kung gusto natin bumili ng leche flan, meron pa leche flan. At ayaw natin ng leche flan, gusto natin ng ice cream, nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old, sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Anong sabi ng doktor? 6 months na lang. Yun ang hawawa
sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon, hanggang ngayon sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa tabing daan, gutom. Minsan, sa isang araw, wala na talagang kinakain. Sila ang totoong problema at totoong nangangailangan ng tulong dahil sila ang kawawa. This is about kingdom of Jesus Christ and the assault on the kingdom nation. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan na aperti kanina. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI president. Sabi ko sa kanya, "Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao." Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala din niya sa kingdom nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. And then I said, mali na malisang. Mali na mahadlok. Kay bao mo nga, no? Ipadalahan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Ipadala sila din ni para haglukon mo. Gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Kay bao mo, anak? Dabawenyos are peace-loving
Filipinos. And in fact, dili lang the Baweños, because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala ni nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo, if they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ang ako ang lola sa mother side, maternal grandmother na ako. Buhi pa siya karon. Naluwi sa Ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila din sa Davao del Sur of Davao City, sa Padada Davao del Sur of Diri sa Davao City. Ang iyahang trabaho is mangmaligya o kaniantong panahon, mga 1960s, 1970s, mangmaligya o mga PX goods. Ang mga kurang ukay-ukay kung ginatawag nato karon. O niya, mamaligya o mga lain-laing klaseng dry goods. Nakaanto siya o baklaran na maligya siya o mga sandals. Mga moami na maligya kanya ito. Sa iyahan ko nakakaton o kanang dili magulat na naay customer, kundi tawagon ni mo dapat ang customer. Pasudlo ni mo sa imuhang tindahan. Doon na siya pulong sa ako ah, kung batanon pa ko. Kebaw mo, diri manggod sa ato ah, sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha, maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino na kumutubang ka sa mga elders, ipatawagong ka, maldita. So, kung batanon pa ko, ang ako ang lula, ang istorya, mga saba at tingali, o niya, matubag ko, mayon dahil na ang ako ang lula, maghinay-hinay ka, hinday. Kay, ang gaba sa Ginoo, dili magsaba. Through the years, while I was growing up, mawin ako ang mahinom duman. Ang daba, dili, magsaba.
mo na nagkaroon ko o hanlok. Imagine mo, maabot lang kalit, di man lang magsaba-saba. That's, di ka kasagang. Tungod kay ang gaba sa Ginoo, dili magsaba. Mo tong kaganina, I know, dili ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Anak lang yun ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Wala pa ko sa inyong level. O ito kaganina nag-anak dito. Para di ko makasala. But you know, para sa ako, dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero, ang ako, verse, pulong para kanila mao ang gaba sa Ginoo ulit yung magsaba. Paula siya ang prinsipyo sa ako ang lula ko rin. And God will take care of you. All the more, because kamo, you can love your enemies, you can forgive. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Kaganina, uy, nawala naman itong atuang ko ay background. Kaganina, sige po tanaw sa inyo hang wall. And then, nakabutang dito 39th anniversary. Nakauna-una ko na sa pagtuo sa mga inchi, malas magutang 9. Muto na kaanak ko, siguro sundo na kung wala may mawala sa ito ah. Kung sundo na ito ang tinunguan sa mga inchik, nga dili yung ka mag-celebrate og night. So this is our 40th anniversary. Nagmamalakpak ta para sa 40 years. You have come a long way from 1 to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now. There is another challenge before you, pero naa gihapon mo sa ngalan sa Ginoo. Ug sa tanaw nako, sa kadaghan, sa kalisod, ug sa kadaghan, sa pandaot, ug sa kadaghan, sa dili pagtuo sa inyo ha, o sa kadaghan sa
pag kanang kansaw ba sa inyuhang pagtuo. I think you will reach 100 years or more. Magpadayon o magpadayon mo, basta ang inyong pagsalik o pagtuo, hugot dinha sa Ginoo. During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na ko ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Na dunay mga gipangayo sa imuha na COVID-19 response, pero walay budget ang syudad para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Daghan kaayo. PPMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, health workers. Dili na ko gusto mo sa bato. Pero doon ako'y mensahe sa mga Dabawenyo, maupod ang mensahe nako sa inyo ha. Karon, dili lang sa mga naadinhi sa Davao City, kundi sa tanan ng miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. On my way here, kaganina, nag-inom ko, I will leave you with a verse. And nangita ko o verse, butang na ko dito, being afraid. And doon ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ayaw magkalimot na ay Ginoo nga nagtan-aw sa ato ang tanan. Og ang iyahang gaba, pili magsaba. Let us clap for 100 more years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines. Ciao.